Itong sabi ko nga po kanina, yun lang ba mga nai-interview namin sa media na mga magulang ang nagsasabi na yung pong iba hindi nila papapasukin yung kanilang anak dahil po sa takot pa rin sa COVID-19? Or meron po kayong survey, meron po kayong konkretong data kung ano talaga ang damdamin po ng ating mga magulang? Can you share it with us, Sec? Itong decision natin, halimbawa, una, gusto kong ipaliwanag, Ricky at Sasha, na paulit-ulit na namin yung sinasabi na kung mag-open ang classes ng August 24, hindi ibig sabihin na face-to-face o yung tinatawag, binibiro ko pa nga na face-to-face. Kasi may mga lugar na talagang bawal yung mga face-to-face contact. So, sa mga lugar na ito, hindi natin pinipilit yung face-to-face. Ganon din sa chat. Magbubukas sila din in August, pero hindi pinipilit yung face-to-face contact kasi alam naman natin na may problema tayo ngayon sa COVID. So, hindi lang yun. Ang sabi namin, paulit-ulit namin yung sinabi, the first time I had a press con on the opening of class, sinabi ko na yan na mag-open on August 24, pero hindi necessarily face-to-face kasi hindi naman dapat na pipilitin natin na kung bawal sa Department of Health, bawal sa IATF na magpagalagala ang mga tao, ang mga bata, napipilitin natin yan. Hindi yan gagawin. Opo. Sa dalawang paraan ang pagbukas ng school in August 24. So, Sec? Sinabi namin yan paulit-ulit, pero palaging opo, ang impresyon nila, lahat ng klase ay face-to-face. Yung ganun pa rin, ano? Yung parang nasa imagination pa rin nila, yung traditional. So, Sec? Kaya nagpapatulong nga kami sa media opo. I-correct yung impression dahil yes, parang natatanim na sa isip ng mga parents na opo. Kailangan i-produce yung mga anak nila at i-presenta sa school. So, Sec, yung pong ano, yung pong binabanggit ko, so, sa ngayon po, na mahaba-haba pa bago mag-August 24, kumbaga parang ano po ang konkreto bang feels ng ating mga magulang at estudyante? So wala pa po kayong ano, no? Wala pa po kayong survey may, dyan? May survey kami na more than 700,000 ang okay, ano, nag-participate. Okay. At saka kasama na yung parents, kasama pa nga learners, kasama teachers. Mas marami ang teachers at saka personnel ng DepEd, pero more than 700,000 yan. Sinabi namin anong buwan gusto nila. Kasi ang sinasabi kasi ng batas, Ricky, either from maliit lang ang window natin, from the first Monday of June to the last day of August. So sabi namin, saan doon ang gusto ninyong pagbubuksan ng klase? Ang sagot, na, talagang more than 50% ang nagsabi sila na gusto nila August. Kasi nasa batas tayo, tapos hindi din natin time para maghanda. Pero sinabi namin, hindi lahat face-to-face. Sa tingin ko nga, depende sa sitwasyon, baka mas marami yung tinatawag nating blended learning na may halo, pwedeng online, pero hindi natin pipilitin okay, yung face-to-face na klase. So,